mga storya ng tabu sa alin. Sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahin nito. Probably ang bilis ang tawag nila sa akin sa City Jail. Doon na naibatakbo ng buhay ko. Maraming pangit at maraming magandang nangyari. Probably ang bilis? Bakit po bilis? Hindi ko lang. Sila nagbansag sa akin. Kasi ang bilis ng panunungkulan ko ng mga panahon na yun. Ang galing ako sa gator, bastonero. Mabilis ang ano ko. Yung panunungkulang ko. Ngayon po, ano na po yung ginagawa niyo dito? Ito, naghahanap buhay ng parehas. Isang tricycle driver. Aba. Yan ang pinagkakitaan ko ngayon. Bago kayo pumasok sa loob, marami na po ba kayong tato? Ay, wala pa. Wala pa akong tato. Basal na basal pa ako. Malinis pa yan. So pagpasok mo ron, may mga time na nabuburi yung kagaya ng ibang sinabi ng mga kakosa kong na-interview nyo. Para hindi ka makanapanakit ng kapwa mo. Aba. So kailangan mong sakta ng sarili mo. Sa ganung paraan, hindi ka makapanakit at hindi ka matakalan. Kasi sa bawat kasalanang gagawin mo sa loob ng kulungan, mahigpit na pinatutupad yung tinatawag na Magna Carta. Yan yung mga batas sa kulungan na hindi mo dapat gawin. Apo. Kaya pagka ikaw lumabag ka, kalimbawa, may dumadaan babae sa dalaw, hindi mo pwedeng habulin ang tingin yan. Kasi pag inabol mo ng tingin yan, kasalanan mo na yun eh. Kasi may pagnanasa ka na. Kaya tatakalan ka. Ganun. Marami ako dinanas sa kulungan. Maraming pangit, marami rin maganda. Sunny Fernandez yan, Sunny Fernandez. Ano kasama kaya sa Manila City Jail. Apo. Kasi yan sa mga nakatulong sa akin. Kasi nung nasa loob ako ng City Jail, wala naman tayong dalaw. Sila yung mga gumagawa sa yun. Alam mo naman tayong mahirap eh. Apo. Kahit magawan tayo ng maliit na bagay, tinatanaw natin na utang na loob yan. Apo. Kaya po yan, pinatutusok namin yung mga pangalan nila. Yun ang pag-aalala namin na isa sa mga taong nakagawa sa amin ng kabutihan. Itong Jerry Aguilar naman, sa medium ko naman ito nakakasama. Nung time na yon na nagkaroon akong sakit, kailangan ko ng gamot. Siya rin ang tumulong sa akin na makapag-provide ng mga gamot na pangangailangan ko. So kaya naisipan ko rin na ipatusok yung pangalan niya. Yun po ang papara ko na hindi ko siya makakalimutan. Lakap, Michael Lakap. Kasalo ko sa pagkain. Kami magkakasama sa parang isang pamilya kami. Siya rin sa mga nakagawa sa atin ng kabutihan. Kaya pinatusok ko rin. Si Bear Tolentino. Kalugar ko to, tiga Dagupan to. Yung asawa niya, bali isang lugar kami. Laking Dagupan kasi ako eh. Isang lugar kami, ngayon nakasama ko. Siya rin yan sa mga nakagawa sa atin ng maganda. Kaya ganun. Dolpo. Dolpo pa ako. Batang pa ako naman yan. Isa yung sa mga nagdadala ng mga, pag mga dinomero, meron tinatawag kasi sa aming advisor ng magugulang. Prison number. Pag-aya ko, N206P-1217. Iyon ang numero mo. Kasi tuwing may inventory, pag tinawag yung pangalan mo, ang isasagot mo, yung numero. Hindi pwede yung pangalan mo. ESF, hindi pwede ganun. Iyon ang pinakapangalan mo na sa loob eh. Pag tinawag ka, Proelan Torres, mabanggitin mo yung prison number mo. 1217 po, sir. Si Clarence, batang pako rin to. Pagawa din siya. Tapos kabrad ko pa sa fraternity. Kaya nasabi ko sa'yo, pagka nakagawa ng maliit na bagay sa ating mahirap, utang na loob na natin sa kanila. Kaya sa pamamagitan ng ganyan, nailalagay namin sila sa katawan. Parang alaala. Yung fraternity ko, Acro. Si Jed. Matagal ko nakasama sa City Jail to eh. Pati to si Guding. Ganun din, wala rin halos pinagkaiba eh. Halos pare-parehas lang sila. Hindi ka kaya nila bang dipa, no? Marami silang kasaysayan, di ba? Tayo, wala na tayo. Nasa peace time na tayo. Nung pumasok ako ng medium, nasa peace time na eh. Bawal na yung manakak, gumamit ng matalas. Kung may away man magaganap, is suntukan na lang. Kasi isa ako sa mga naka-experience ng ganong riot, suntukan lang. Ganun ang riot nung abutan ko. Kasi nung araw, panahon nila, nilabong dipa, naririnig ko na sila, mga kasaysayan nila. Kaya lang, hindi na natin inabot yung mga tirahan. Kaya peace time na. Yung suntukan lang. Kasi isa ako sa naka-experience eh. Nabubur yung. Kaya ganun, nakakaisip. Kasi mga salita na hindi maganda sa abot sa pangkat. Kaya ganun. Hamakin mo na nga yung pagkatao ng isang tao, huwag lang yung pangkat. Kasi ang pangkat, ang hinamak mo. Ibang usapan na yan. Kahit buhay, bibigay niyan. Disiplinado tao ron. Mahigpit na pinatutupad yung lahat ng patakaran sa kulungan. Mas disiplinado ang tao ron kaysa rito sa labas. Sa loob, pag nangutang ka at nagbanggit ka kung anong araw, kailangan bayaran mo yun. Gawa mo ng paraan. Kung hindi, may katapat na kaparasahan yung binataw mong salita. Kaya gano'ng ka-disiplina yan ang tao ron. Nakasulat, Marina, tatlong larawan. Nanay ko yan.
Ang nanay niyo? Alaala ng nanay ko pinatutusok ko dyan. Doon na rin po sa loob? Doon ko na pinatusok sa loob. Maraming mananato na magagalala ng mano-mano. Marami. Boy Quiapo. Ano po yung istorya ni Boy Quiapo? Isa sa mga nagpagulang sa akin. Yung parang tinuturuan ka ng mga patakaran, mga batas, para maipamuhay mo na maayos sa loob ng kulungan. Isa sila sa mga nagpagulang sa akin. Ito? Jojo Bata. Isa to sa mga nagmayori sa Manila City Jail. Isa sa nagmayori sa Brigada 12. So nung mag-abot kami, yun, pinatuso ko siya. Kasi mabait din naman to eh. Isa rin sa mga nagbigay sa akin ng mga advice kasi nung makulong ako, bagitong-bagito pa ako, wala pa akong kamuwang-muwang sa mga patakaran ng mga pangkat. Isa sila sa mga umaalalay sa amin. Apo. Kasi sa mga bagito, pagpasok mo, may mga umaalalay dyan sa'yo ng mga tinatawag nilang magugulang. Yung mga karamihan, dilomero. Yun. Isa yun sa mga umaalalay sa'yo, bibigyan ka ng mga advice o payo na alam mong ikabubuti mo, pwede mong pulutin, pwede mong hindi damputin. Nasa sa'yo yun. Sintensyado na yun eh. Pag tinomero mga nasintensya, hindi ka kasi magkakaroon ng numero pag hindi ka nasintensya eh. Araw kasi ang alam ko ha, hindi sa, ewan ko kung totoo ha, kasi may mga nagkwento ng magugulang pa sa akin na ang sige-sige komando, sige-sige Sputnik, magkakaisa lang yan eh. Kaya nga parang sige-sige yan. Kaya lang maraming matatapang na nagdadala, naghahangad na mamuno, kaya nagbiyak yan. Parang grupo yan eh. Grupo tayo. Gusto mo mamuno, gusto niya mamuno, ayaw magbigayan. Kaya nag-backlash siya. Ewan ko kung anong totoong kwento ha. Inabot ko Sputnik na eh. Komando na eh. Pero kung kayo sa napakinggan ko sa loob, ganoon ang kasaysayan. Binaya. Kaya kasi dati okso lang tsaka sige-sige, di ba? Okso lang tsaka sige-sige. Parang may mga gustong magdala. Parang fraternity rin. Parang kagaya rin sa presidente. Maraming gustong mamuno. Kaya maraming nagsisiraan. Maraming matapang na gustong mamuno ng pangkat. Kasi pag namuno ka ng pangkat, eh, napakalaki ng privilegio mo. Bili mo kung ang awa ka mong pangkat, 1,000. Di 1,000 yung tigasunod mo. Lahat ng gagawin nila, dadaan sa'yo. Para kang presidente ng Pilipinas. Lahat ng gagawin nila, illegal man o legal, dadaan sa'yo bilang commander. Tsaka ang boses mo talaga pag nag-declare ka, ang gera-gera. Kaya minsan maraming naghahangad na maging commander kahit sa maling pamamaraan, ginagawa yon. Joey Life? Isa sa mga dala sa Manila City Jail. Dito ako naging mayores nung magdala isa ako sa mga nanungkulan. Mahigpit siya, kaya lang siyempre, batas nga ng kulungan, kahit naman sino, pag namuno, ayaw na sinasalubsob. Ayaw na kumukontra. Ayaw na kinukontra, di ba? Kaya nahamulat din ako sa aral na to na pagka kailangan siga ka, siga ka. Hindi ka pwedeng, ikaw ang siga eh, susunod ka sa kanila. Kailangan yung nanunungkulan nyo ng masunod. Kasi sila magsasakripisyo eh, pagka nagkaroon ng problema sa loob ng brigada. Una-unang tatawagin dyan, mayores. Kaya pagka nagkaroon ng gera sa pangkat, ang unang tinatapon dyan yung nagdadala. Yung mayores, tapos ang punang nanunungkulan. Pinatatapon yan. Roji. Oh, tiga. Sumang, Roji Sumang. Oh, batang Pacheco yan. Yan din mga nakagawa ng mabuti sa'yo. Yun lang magiging alaala mo, di ba? Pero nakikita pa kami nito, nasa Pacheco lang to eh. Ah, kilala ko yun, si Romy. Nakasama ko rin yun, Romy Bibar. Kahit ako, kilala ko ni Romy Bibar. Kasama ko sa Manila yun, si Romy Bibar. Isa rin sa magugulang yun. Isang karanasan sa loob na hindi niyo makakalimutan? Marami. Kasi ako eh, suwail ako eh. Kagaya ko, nung araw, nanunungkulan ako, nakagawa ko ng hindi maganda sa pangkat. Ayun, natakalan ako. Takalan ako 50. Sa bugbog po muna ako. Apo. Bagamat masakit, eh kasalanan mo, kailangan mong tanggapin ang maluwag sa kalooban mo. Apo. Ganun, yun ang pinaka hindi ko makakalimutan. 50, takal. Tapos, yun, bubugbugin ka. Pero pagtapos naman nun, okay na ulit, welcome ka ulit sa kakosa. Hindi ka naman para ipatay ng kakosa mo eh. Ang bawat kasalanan mo, kailangan pagbayaran mo. Para bawat galaw, kailangan isipin mo, tama ba to? Pagka mali yung desisyon mo, isa lang ato nga mo, bako. Pero ganun pa man, masarap din kasi nakakakuha ka ng aral. Sa kulungan kasi makakapulot ka ng aral eh. Depende sa'yo kung pupulutin mo. Ikaw ang mamimili kung pupulutin mo yung aral o itatapon mo. Peaceful na po, peaceful na. Kahit nun sa Manila City Jail, peaceful na. Kasi nagtapos ang gera dyan sa 1997 pa eh, pumasok ako 2002. Peaceful na yung namin. Wala nang tinay kinukwento nila. Yeah. Kasi si Romy Bibar, nakaabot na rayot siya, isa sa mga yan eh. Isa sa mga tinatawag na gerero eh, mga fighter yan. Yan si Romy Bibar. Kamusta na po yung buhay nyo dito ngayon sa labas? Okay naman, maayos naman ha. Marami na ako natanggal. Na mga bisyo dati, puno-puno tayo ng bisyo ngayon, wala. Awat tulungan Diyos. Lahat yan, naiwasan natin. Mm-hmm. Ang pagbabago naman, kailangan natin katulong natin Diyos.
Lahat tayo nagbabago. Kagaya nila Bong Dipa, no? Yung panahon nila, sila sila. Ito nagbabago sila. Huli na nga lang, kaya lang. Wala na, diba? Maraming nasahay na sa panahon mo. Kaya nakulong ka kasi, unang-unang mawawala sa'yo, pamilya mo eh. Pamilya mo ang unang mawawala sa'yo. Pag tumapa ka ng kuluhan, turing mo, nag-iisa ka na lang, wala ka ng pamilya. Pag lumabas ka, kinabutan mo pa sila, salamat ka sa Diyos. Hanggang sila, nakapaglangkay. Pero ako hindi, naiwanan ako. Talaga po? Mga dalawang kasawa ko na to eh. Iwala ka. Ay, mga anak ko, kita-kita ka doon. Mga mama na eh. Diba? Laki na ng panahon na nawala sa'yo. Una-una, yung pamilya mo. Pangalawa, yung oportunidad mo sa buhay. Apo. At ako, ano to? Tsatsaga tayo sa tricycle. Buti nga. Nagtiwala pa. Apo. Nabigyan tayo ng tricycle, diba? So, tricycle. Katuwan ko yung misis ko sa muntinan yung tindahan. Okay. Ako, nagtarod na ako kasi wala na eh. Gusto na natin itama yung mali natin, matanda na tayo. Apo. Para kahit pa paano, umaapo natin, hindi may kukwentong tama natin. Proseso na magpagtatato dyan sa... Paano po? Yan? Kasi yung kawayan, yung parang ipit na kawayan, kinakasahan niya 24, ganyan ang istanyo ko. Tapos mano-mano niya itutuso. Mano-mano. Tanggal. Wala naman sakit. Mas masakit pa nga hindi makina eh. Kasi yung makina, paulit-ulit yan eh. Diba? Pero pag sa mano-mano, isang tusok, pasok agad dyan. Nakakaramdam pa po ba kayo ng diskriminasyon ngayon nasa labas na tayo? Kasi marami tayong tato. Hindi na. Eh, lalo na ngayon, ano na yung tato, masyadong common na. Ay, hindi naman na. Kaya lang, pero talaga, hindi maiwasan yung ibang tao. Nagiging mapangusin sa paningin, di ba? Kaya hindi natin maiwasan talaga yun. Pero kailangan talaga, abaan mo na lang yung pasensya mo. Ikaw na umulawa, ikaw na ako nandiyan. Papayo po ninyo sa mga... Sa mga kabataan na nag-aakad magluko, ang pangarap eh. Kasi magulang kayo, nanais kayong pag-aral eh. Mag-aral kayo para sa inyo yun. Kasi kaya kayo pinipilit mag-aral dahil naranasan nila yung buhay na dadanasin nyo pag sumulong kayo sa yapang nila. Gaya ko, hindi ako nakinig sa magulang. Walang anak na hindi nakinig sa magulang na napaayos. Lahat ng anak na hindi nakinig sa magulang na pasama. Totoo yan. Legit yan. Mga tinta na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito sapagkat di lang to basta inukikinuit o para lang maitatak sa halip dinaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat sa harap na mapangusgang mga mata masama ka agad pag nakita nila pag meron ka na tato sa Pilipinas ay matik na adit at kriminal ka ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan ganon pa man bilang nagtatato di na dapat yung pagpapatulan. Pakisuportahan nyo yung tatong kalye. Marami kayong mapupulot na aral dito. Okay.